Huwag kang magnegosyo kung wala kang tapang at lakas ng loob. Importante po iyan, di ba? Yung ang pagnenegosyo kasi akala mo eh, yung bang you have all the free time in the world. Kasi magbibusiness ako, kaya ako magbibusiness kasi gusto kong magkaroon ng free time. Kasinungalingan po yan! Hello, kumusta po kayong lahat mga kaibigan, dear subscribers. Thank you so much po, maraming salamat kung first time mo manood ng aking YouTube channel. Ako po si DJ Chico Araliano, also known as Chico Tito ng Barangay LS 97.1 forever. Araw-araw na papakinggan mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. hanggang 10 in the morning. Andito po tayo ngayon, sorry. Andito po tayo ngayon somewhere sa kalsada, yan. Meron tayong pupuntahan, meron tayong asikasuhin. Pero bigla ko lang naisip to na mag-vlog, ano, na meron akong gustong i-share po sa inyong lahat. I remember the time kasi na nag-start ako ng business. Well, yung mga businessman, actually, kaya ako na-inspire or napaisip na mag-negosyo, mga kaibigan. Kasi marami ako nakausap ng mga negosyante, ng mga businessman. And I really like kung paano sila mamuhay, no? Di lang yung trabaho ko dati kasi sa sales, no? Sa sales ako nagtatrabaho sa isang oil company. Ang dami kong mga client. Ang dami-dami kong mga client na kinakausap every day. Yan, mas madalas ko nga silang kausap kaysa sa amin sa bahay, 'di ba? Mula Lunes hanggang minsan hanggang Linggo kausap ko yung mga kliyente ko doon. At madalas hindi naman puro negosyo pinag-uusapan namin, ano, tungkol sa buhay-buhay nila. Of course, establishing relationship with them since I'm a salesperson that time. So, nakilala ko sila ng mas nakilala ko sila, pinatuloy nila ako sa bahay nila, no? Naging kaibigan nila ako. At doon nakita ko po yung kanilang pamumuhay. Nakita ko po yung kanilang buhay. And it is really maganda, no? Maganda. They have more than one car, 'di ba? Meron silang malaking bahay, malamansyon na bahay. I remember I have this client in Pangasinan nga po eh, sina basta 'yon. Ang ganda ng bahay nila. Nung nakatuloy ako sa bahay nila, all I knew then was sila ay isang OFW bago sila nag-business. Kasi ang ganda, ang laki ng bahay nila, ang ganda ng property, ang lawak ng lugar. Sobra ang ganda, sabi kong ganyan. Paano niyo po ito napundar? Sabi kong ganyan. Nag-OFW po ba kayo? Gaano kayo katagal? No, sabi ng ganyan, hindi daw sila nag-OFW, ibang bansa. Bagkos, 'yun ay bunga daw ng kanilang negosyo. See, yun yung sinasabi ko eh. Yung mga nakikita po natin sa kanila na they travel a lot, di ba? Nakikita natin sila na ang gaganda ng gamit, ang gaganda ng damit, ang gaganda ng mga kotse po nila. Tapos they have more than a car, di ba? Tapos meron pa silang para sa mga anak nila, may pakotse din sila sa anak nila. So in short, parang ang sarap-sarap at ang ganda-ganda ng buhay nila. Di ba? Totoo, 'di ba? That's why kaya marami rin nai-inspire, marami rin gustong maging kagaya nila at at gayahin din ang ginagawa nila. Pero ito ang ma-share ko po sa inyo. Hindi basta-basta na isang araw naging ganun na lang po sila, mga kaibigan, yung mga kilala nating mga negosyante. Hindi basta-basta isang araw ay naging ganun na lang po sila. So kaya ito, bago ka magnegosyo, pakaisipin nating mabuti. Bago ka mag-start ng business mo, pakaisipin mong mabuti. I'm sharing this to you kasi ilang beses na ako pumalpak, di ba? Para lang din may idea ka. Para hindi ka matulad sa akin na pumalpak ng bongga-bongga, di ba? Hindi naman masyadong palpak. Kumbaga mas malaki pa rin yung kapalpakan ng iba compared sa akin. Diba? Talagang inumpir yung sarili sa iba. So yun, eto, meron po ako sinulat dito, ha? Mga tips para or bago ka magsimula ng negosyo. Ito yung mga huwag, no? Number one, huwag kang magbe-business kung wala kang pera. Wala kang pera eh, ba't ka magbe-business? Diba? Anong puhunan mo? Anong ipangrerenta mo? Anong pambili mo ng mga produkto mo? Anong papasweldo mo sa tao mo? Eh, wala kang pera, ba't ka magbe-business? Yan ang number one na natutunan ko. Huwag na huwag kang magbe-business kung wala kang pera.
Eh paano, Chico, umutang ako ng pera? Kahit na, huwag ka nga magbibusiness, wala kang pera, kaya ka nga umutang kasi wala kang pera eh. Tip ko yan sa'yo, para hindi ka magaya sa akin. Hindi, seryoso yun, totoo po yun mga kaibigan. Huwag ka magbibusiness kung wala kang pera. Nakikita mo kasi sila na maraming pera eh. Ang nakikita mo kasi mga business na nagsimula sa walang wala, tapos naging ganyang karami. So naisip mo din, magbusiness din ako. Kasi kagaya nila, wala din sila nung simula, nagbusiness sila, dumami yung pera nila. Hindi ganun yon. Ang dapat mong gawin, maghanap ka muna ng trabaho. Maghanap ka muna ng trabaho. Pumasok ka sa grocery, ganyan, maging bagger ka, o kaya mag-apply ka janitorial services, o kaya kahit ano. Mag-apply ka muna ng trabaho para magkaroon ka ng pera. Mag-start ka sa pinakamababa. At pag nagkaroon ka na ng pera, yan, ipunin mo yan. Tapos, dun ka na makakapagsimula ng iyong sariling negosyo. Huwag kang magsisimula ng negosyo mo kung wala kang pera. Yun lang yun. Diba? Kung ayaw mo magaya sa akin. Number two, huwag kang magbe-business kung wala kang alam dito. Kagalit mo naman, Chico. Magbi-business ka, wala kang alam. Eh, paano pag may customer kang ano, may problema sa, may kailangan sa produkto, may kailangan na produkto, may kailangan ayusin. Wala ka namang alam dito. Ba't ka magbi-business? Magbubukas ka ng bakery, hindi ka marunong mag-bake. Diba? Huwag ka magbi-bakery, hindi ka naman marunong mag-bake. Eh, paano kung kumuha ko ng baker? Eh, paano pag wala yung baker mo, lumipat, nag-resign, nagkasakit? Sino magbi-bake? Sarado ang tindahan. Oh, yan ang sinasabi ko. Eh, Chico, kukuha ko ng dalawang baker. Nagsisimula ka pala magnegosyo, magdadalawang baker ka na? Wow! Ayaman, wow naman, di ba? So, huwag ka magsisimula ng negosyo kung wala kang alam dito. Huwag ka papasok sa ano pa bang mga negosyo. Yung karinderya, eatery, canteen, mga ganyan. Hindi ka naman marunong magluto, bakit magnegosyo ka ganyan? Eh, paano pag wala yung kusinero mo? Diba, wala yung cook mo, paano ka magbe-business? Paano ka mag-ooperate? Wala nga yung kusinero mo. Eh, hindi ka nga marunong, wala ka namang alam dito. Diba, ba't ka magne-negosyo? Siguraduhin mo pag magne-negosyo ka sa bagay na yan, alam na alam mo. Diba, kung hindi, eh matutulad ka sa akin, diba? Nakakatawa pero totoo po mga kaibigan, huwag ka magbe-business kung wala kang alam dito. Totoo po yan. O kaya kung gusto mo naman, mag-aral ka tungkol sa bagay na yan bago ka magsimula ng business. Oh, tama ba? Does it make sense? Oh, di ba? Susunod, pangatlo, huwag kang magbe-business kung wala kang lakas ng loob. Wala kang stamina. Huwag kang magbe-business kasi wala kang lakas ng loob. Lakas ng loob, ito yung enduring the pain, di ba? For a long period of time. Hindi pwede yung nahirapan ka, ay ayoko na. Yung, ay, matumal ngayon, ayoko na yata magtinda, magsarado na lang ako. Diba? Hindi ganun yun. Parang, ayoko na yata, hindi naman ako kumikita dito, o kaya naman, mga customer ko, puro reklamo, huwag na lang kaya ako magnegosyo. O kaya naman, paano kaya ibebenta to? Wala namang bumibili ng produkto. Diba? Tapos nadidepress ka na sa mga bayarin mo, ganyan-ganyan, sa negosyo mo. Kasi may stress ka dahil ma-expired na yung mga paninda mo, wala pang bumibili sa'yo. O kaya naman, yung mga binentahan mo, inutangan ka. Diba? Huwag kang mag-start ng business kung wala kang stamina. Lakasan ng loob. Tapang, 'di ba? In taking the risk, 'di ba? Nung sa mga nakaraan na vlog ko pinag-usapan natin 'yan, take the risk. Huwag kang magnegosyo kung wala kang tapang at lakas ng loob. Importante po 'yan, 'di ba? Yung ang pagnenegosyo kasi akala mo eh yung bang you have all the free time in the world kasi magbi-business ako. Kaya ako magbi-business kasi gusto kong magkaroon ng free time. Kasi nungalingan po 'yan. Hindi po totoo yan, kasi nungalingan po yan. Yung pagnenegosyo ay pagkakaroon ng free time. No! Kasi kahit gabi, nagnenegosyo ka. Kahit gabi, iniisip mo yung negosyo mo, yung tindahan mo. Ang dami-dami mong bagay na iniisip. Minsan nga, mas iniisip mo pa yung trabaho, yung negosyo mo kesa dyan sa buhay mo, sa pamilya mo. Kaya hindi ho totoo yan. Na, anong tawag na ito? Na kapag magnenegosyo ka, eh, you have all the free time, kukuha ka na lang ng tao, hindi ho ganun yon. Kasi nungalingan po yan. Kailangan magbe-business ka, meron kang lakas ng loob, tapang to endure the pain, hindi ka makatulog, di ba? Wala kang matuluga, wala kang kapayapaan sa simula kasi nagsisimula ka pa lang ng business eh.
Ngayon, susunod po mga kaibigan. Asan na ba hinahanap ko? Malulubat na to eh. Eto mga kaibigan, pang-apat. Ayun na nga yun, yung sinabi ko, huwag magbe-business if you want more free time. Huwag na huwag kang magne-negosyo kung gusto mo magkaroon ng maraming oras dahil kasinungalingan nga po iyon. At panglima po mga kaibigan, huwag magbe-business kung hindi ka marunong magbenta. Hindi ka marunong magbenta eh. Ang pagne-negosyo, ang pagbe-business ay pagbebenta. Ang puso at ugat ng pagninegosyo ay pagbebenta. Selling, pagbebenta. Magkaiba po yan sa marketing. Ang marketing, pagpapakalat o announcement o pagpagsigaw, parang ganon, pinapangalandakan. Ang pagbebenta, magkaibang bagay po yan. Siguraduhin mo na bago ka magnegosyo, eh marunong kang magbenta. Sales process. Diba? Kung hindi ka marunong magbenta, ikaw mismo hindi ka makabenta, paano ka makakabenta? Paano ka mamulad ng negosyo mo? See? So ulitin natin ha, number one, huwag kang magnegosyo. Asan na yun? Asan na yung notebook ko? Huwag kang mag-business kung wala kang pera. Yes? Number two, huwag kang mag-business kung wala kang alam dito. Number three, huwag kang mag-business kung wala kang lakas o tapang, yung stamina. Number four, huwag kang mag-negosyo kung gusto mo ng maraming free time. Hindi totoo yun. And number five, huwag mag-business kung hindi ka marunong magbenta. Ouch, ang sakit naman, chico. Sakit mo naman magsalita. Ganun talaga. Kailangan mo yun para di ka matulad sa akin, di ba? Dahil ang tagal ko naging failure sa mga negosyo and now I'm starting a new chapter of my life, o di ba? Kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like mo na, i-share mo to sa friend mong gusto ding magnegosyo para bago siya magnegosyo eh alam na niya yung gagawin niya, ha? Iligtas mo siya sa labis na kapahamakan, ano? Okay, paki-subscribe mo na yan, click mo na yan, DJ Chico Arellano. Maraming salamat, mag-comment ka naman sa baba kung nabwisit ka sa akin. O kaya kung nagustuhan mo yung video, sabihin mo dyan sa baba, mag-comment ka, agree! O kaya kung hindi naman, disagree! O, ganon, ha? Okay, hintayin ko yung comment mo. Maraming salamat, magandang araw!